Thank you, sir. Folklore. Please stand for the singing of the Philippine Air Force hymn. The troop commander will now order the troops to pass in review. Sa punto pong ito, mga kaibigan, ang pass and review kung saan ay ipapakita ang pwersa ng Philippine Air Force para dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang bahagi po ng pass and review na ito, ang pagpapalipad din ng mga air assets ng Philippine Air Force. Ito po yung tinatawag na flyby na lalahokan ng mga trainer aircraft, mga basic trainer aircraft, yung mga helicopters mula sa strike wing at mga combat utility helicopters mula sa tactical helicopter wing. Gayun rin ang iba pang mga aircraft assets ng Philippine Air Force. Bukod pa yung sa mga mismong mga gamit ng Air Force mula sa communications vans, mga combat vehicles, scuba and riverine teams, mga ground-based defense weapons, explosive and ordnance disposal personnel and equipment, K-9 teams, search and rescue group capabilities at yung mga first responder vehicles, lalo na yung mga ginagamit ng Air Force sa tuwing nang umaayuda sila tuwing may mga kalamidad. Ang pass and review ay iginagawad ng mga ilan sa mga matataas na opisyal led by a one-star general bilang bahagi ng pagpapakita ng pwersa at lakas ng Philippine Air Force at kung ano pa yung mga available force na nandito sa Philippine Air Force kung saan eh katulong na siyang isa sa mga major units na bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanilang pagdaan, inaasahan ang pagtayo ng Pangulo. Ayon, tumayo na nga ang Pangulong Rodrigo Duterte para ibigay
ang kanyang paggalang sa mga puwersang dadaan sa kanyang harapan. Christoph Horn, Colonel Fernando Angat, Colonel Freddy Calihar, Colonel Henry Parson, Colonel Reynold Rueca, and Colonel Moises Micur. Following behind them is the Philippine Air Force Band led by Staff Sergeant Arnold Inglasan. The first air group is headed by Lieutenant Colonel Reynaldo Gabinete. His staff are Major Nestor Ramos, Major Rodel Sanggalang, Major Ruel Barajero, and Major Amina Escanuela. Squadron Alpha is led by Captain Christopher Saldua. His executive officer is First Lieutenant Adonai Shaday Vista. Flight leaders are Lieutenant Mendoza, Lieutenant Calma, Lieutenant Salazar, Lieutenant Reyes, Lieutenant Chang, Lieutenant Flores, Lieutenant Urbina, Lieutenant Claro, and Lieutenant Labos. Squadron Bravo is led by Captain Michael Motil. Executive officer is First Lieutenant Omar Arcabal. Flight leaders are Lieutenant Barredo, Lieutenant Vidad, Lieutenant Elashon, Lieutenant Asutin, Lieutenant Andrada, Lieutenant Garcia, Lieutenant Vidad, and Lieutenant Arellano. Squadron Charlie is led by Captain Francis Anthony Flosa. His executive officer is First Lieutenant Orlando Escanio. The flight leaders are Lieutenant Panlulu, Lieutenant Pagila, Lieutenant Sebastian, Lieutenant Rodelicia, Lieutenant Salazar, Lieutenant Arenales, Lieutenant Martir, Lieutenant Aguain, and Lieutenant Espinosa. Squadron Delta is led by Captain Gino Antonio Benavides. Executive officer is First Lieutenant Ikias Victor Makatangay. Flight leaders are Lieutenant Largo, Lieutenant Casibab, Lieutenant Cabanalan, Lieutenant Pangkit, Lieutenant Lyon, Lieutenant De Guzman, Lieutenant Daras, Lieutenant Ledesma, and Lieutenant Mapo. As the colors pass in front of you, please rise and render the appropriate courtesy. You may sit down after the colors have passed. Following are the colors from the different units of the Philippine Air Force, with the color officer, 2nd Lieutenant Joseph Fabile. The 2nd Air Group is headed by Lieutenant Colonel Jerry C. Paneda. His staff are Major Arvin C. Bunran, Major Darwin Katibo, Major Emerson Bermeo, and Major Ventel Saturos. Squadron Ekra is led by Captain Cristituto Sumailo Jr. Executive Officer is First Lieutenant Kenneth Val Macaso. Flight leaders are Lieutenant Quiros, Lieutenant Deocaris, Lieutenant Joseph, Lieutenant Jeronimo, Lieutenant Mendoza, Lieutenant E, Lieutenant Hasigan, Lieutenant Tambada, and Lieutenant Razon. Squadron Foxtrot is led by Captain Ronald M. Bernard. Executive officers, Lieutenant Crystalline D. Resho. Flight leaders are Lieutenant Sison, Lieutenant Chapno, Lieutenant Dalupines, Lieutenant Basilio, Lieutenant Pinon, Lieutenant Masarul, Lieutenant Soto, Lieutenant Tocaninti, Lieutenant Bakay. Squadron Gold is led by Captain Silverio de la Cruz. Executive officer is First Lieutenant Ray Anthony Manguni. Flight leaders are Lieutenant Sanchez, Lieutenant Segara, Lieutenant Martin, Lieutenant Lunas, Lieutenant Lara Cochea, Lieutenant De La Peña, Lieutenant Carpo, Lieutenant Malunes, and Lieutenant Hine. Squadron Hotel is led by Captain Lawrence Potencia. Executive officer is Lieutenant John V. Bautista. Flight leaders are Lieutenant Bakay, Lieutenant Lampito, Lieutenant Deleposo, Lieutenant Asilor, Lieutenant Toliao, Lieutenant Ria, Lieutenant Ganapan, Lieutenant Vierne, Lieutenant De La Cruz. The Philippine Air Force shall now showcase its ground mobility assets. Passing before you are the Philippine Air Force communication vans. They are commonly used during air operations in remote areas where no established communication systems are in place. They are used to control aircraft performing combat, humanitarian, and disaster relief operations. The next vehicles are the combat vehicles of the 710th Special Operations Wing, the ground tactical unit of the Philippine Air Force. The two V-150 armored personnel carriers are employed for operations both for urban and
non-urban environment. Next are the KN-450 vehicle towing speedboats. On board the first vehicle is a scuba team, while on the second vehicle is the riverine team. Both teams are capable of operating against enemies of the state on any body of water. Pulled by each Humvee are the 20mm M39 cannons that complement the ground-based air defense weapons of the 7th and Special Operations Wing. Next are the K-9 teams on board KN-450 of 7th Special Operations Wing. We now showcase the capabilities of the 505th Search and Rescue Group, the foremost humanitarian assistance and disaster response unit of the Armed Forces of the Philippines and known as the Angels of the Philippine Air Force. They can perform search and rescue missions by air using the helicopters with pararescue men who can be inserted through free fall and static jumps, heli rappel, rope ladder, and jungle penetration. Next are the ground ambulances of the Air Force City Hospital and the Air Force General Hospital. Their mission is to provide medical service support to the Philippine Air Force personnel, their dependents, and authorized civilians, and render aeromedical services nationwide to include air evacuation patients, mercy missions, and search and rescue operations during disasters and calamities. Helicopters and Bell 412 Combat Utility Helicopters from the 205th Tactical Helicopter Wing in Delta Formation. These aircraft are responsible for the conduct of troop insertion and extrication, relief operations and air evacuation, and logistic flights. Last but not least are the 220th Airlift Wing aircraft, the newly acquired C-130 Tango aircraft, and CASA C-295 designed to conduct heavy and medium lift operations. Gentlemen, you have just witnessed the parade of the ground and air assets of the Philippine Air Force. Kaibigan, sa pagtatapos nitong parade and review na iginawad at ipinakita ng Philippine Air Force ang kanilang pwersa dito kay Pangulong Rodrigo Duterte,
ay hudyat rin ito para sa formal na pagtatapos ng pagdiriwang ng ika-69 na anibersaryo ng Philippine Air Force ngayon dito sa Clark, Pampanga. Pero mga kaibigan, balikan ko lamang yung mga ilan sa mga binanggit ng Pangulong Duterte. Magiging siguradong eksplosibong mga balita ito mula ngayong gabi hanggang bukas. Binanggit niya ang mga pangalang General Marcelo Garbo, ang maniprotektor ng mga ng illegal na droga. Yung mayor na ngayon ng isang bayan sa Cebu, si Vicente Loot, gayon ang dating General Dean, Police General Diaz, at ang dating NCRPO General na si Joel Pagdilao, gayon na rin si dating QCPD Director Edgardo Tino, at inatasan na itong si General Bernardo Diaz. Inatasan na itong si Police Director General Bato de la Rosa na i-relieve agad, at ang National Police Commission na agarang gawin ang mga nararapat na hakbang para sa kanilang para dito sa mga sinabi ni Pangulong Duterte ng mga sangkot sa ilegal na droga, mga generals. Naging napaka-tindi ng mga binitawang salita nitong Pangulong Duterte, dahil ayon sa kanya kahit nung siya pa ay alkalde ng Davao, natatanggap na niya ang mga balitang ito, at ngayon lamang talaga nagkaroon ng confirmation at validation. At ayon sa kanya nga do not destroy my country because I will kill you. Ito yung kanyang maigting na slogan, panawagan. At hinimok nito ang tulong. Hinimok nito ang Armed Forces of the Philippines sa lahat ng sangay ng AFP na tumulong sa paglaban sa lahat ng uri ng krimen, droga at ng ilan pang uri ng criminality. At ayon sa kanya, inamin niya na it will be a bloody fight, pero hindi ito mag-apologize kung anuman, at hinimok pa yung mga tauhan na gumawa ng mga nararapat na hakbang at kanyang tatayuan ng mga ito, papanigan ng mga ito basta't panig lamang doon sa paglaban sa mga gumagamit, mga nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot at gumagawa ng mga heinous crime. Muling iginit ng Pangulong Duterte ang kanyang pagpabor sa parusang bitay, lalong-lalo na doon sa mga heinous crimes, upang ma-deter o mapigilan ang mga krimen sa bansa, lalong-lalo na na pagpapataw nito doon sa mga sangkot nga sa droga, rape with homicide, at yung mga sinasabing pulis na in cahoots with criminals at mga sangkot sa kidnapping and carnapping. At sinabi rin ng Pangulo na handa itong tumanggap pa para madagdagan ang pwersa ng Philippine National Police, at yung lifestyle check para sa mga ito. Sinasabi niya gagawing all year round, at hinimok nito ang lahat ng mga empleyado ng pamahalaan to live frugally and tone down. Ito yung kanyang mga matitinding binitawang salita ngayong hapon na ito, at sinasabi niya na ang pag-focus ng pulisya mula doon sa kanilang mga normal operations patungo sa mas maigting na kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot, dahil ito yung mga sinasabing krimen kung saan nag-evolve na yung mga dating gumagawa ng kidnapping, ng carnapping, dahil dito sa drugs, ayon sa kanya, madaling itago ito, kung kaya't mas marami ang nakikinabang, at pinag-iingat ang lahat na huwag, lalo na sa panig ng pulisya at ng AFP, huwag na huwag makikisali sa mga ganitong maling gawain. Ito nga po yung mga pinakahuling binitawang salita ng Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa ika-69th anniversary ng Philippine Air Force. So ayan po mga kaibigan, ang mga
titignan lamang natin dahil may mga tinitingnan ako doon na ilan sa mga, ayun, si General Bato de la Rosa ay nagbibigay na ng pahayag sa ilang mga kagawad ng media. Mamaya malalaman din natin kung ano nga ba yung mga pinahayag ng police chief mula rito sa Clark Field, Pampanga. So yan po mga kaibigan ng Kabuuan, ang aming pong special coverage para sa ika-69 na anibersaryo ng Philippine Air Force. Pero bago yan, merong mapapalapit sa atin si Major Michael Malyari, ang squadron commander ng 17th Attack Squadron bilang Officer of the Year. Magandang hapon at congratulations, Major. Salamat po. Magandang hapon po sa ating taga-subaybay. Alam po ninyo, napili po kayong Officer of the Year. Pero pakibigyan lang po kami ng idea. Bakit? Actually, nagkataon lang po na isa ako sa mga nagsilbi ng naayon po sa aking sinubuhang tungkulin na medyo nakaigit lang po tayo ng konti. Ako po ay naniniwala na bawat miyembro ng Air Force ay nakapagbigay ng karagdagang serbisyo sa taong nakalipas ngayong 69 years. Ayun. Bilang squadron commander, no, may I get your point na rin dito sa binanggit ng Pangulong Duterte. Paano ninyo malalabanan sa inyong hanay yung ipinagbabawal na gamot dahil yun yung kanyang maigting na utos, hindi lamang sa PNP kundi sa lahat ng miyembro ng AFP? Oo, sa amin ako bilang isang commander, lagi akong naniniwala na ang karakter ng bawat isang airman na sasakupan ko ay magiging pundasyon upang maiwasan niya ang masasamang bisyo. Unang-una sa lahat ay ang paniniwala niya sa Diyos, paniniwala niya sa rule of law. At pangatlo ay paniniwala niya sa organisasyon at sa namumuno sa kanya na bilang ehemplo ng isang mabuting asal sa ating lipunan. Yeah, very well said, Major. Pero wala ka naman maraming kotse, mga malalaking bahay para ma-lifestyle check, ano? Wala naman po. Wala naman po. Okay, once again, sir, maraming salamat po. Congratulations. Maraming salamat and happy 69th Air Force Anniversary po. At sana po ay inihiling ko po sa ating mga kababayan na patuloy po kami ipagdasal bilang inyong mga sundalo upang magampanan po namin ang mabuti ang aming tungkulin at lalong-lalo na po umiwas po kami sa anumang hindi kaganda ng ating lupunan. Maraming salamat po at mabuhay tayo. Maraming salamat po, Major. Are these your proud parents? Ayun. Ito nga pala mga proud parents ni Major Malyari. Congratulations po. Salamat naman po. Salamat po. Ano po ba sila? Ano po bang ginagawa nila? Hindi po, retired na po. Retired, since 2007 po. Ayun, thank you po, sir. And ma'am? Ako din, dati akong sa government office. Retired na rin po ako. Opo, nag-ano na lang ako, nag-watch na lang ako ng kanilang mga blessings. Ayun, congratulations po sa na-achieve ng inyong anak. Siya po ba'y bunso o panganay? Panganay po. Panganay. Mga marami pang susunod na sana, marami pang kasunod na maging Office of the Year mula sa pamilya Malyari, ano? Sana po. Yung isa ko pong anak, missionary. Magandang bagay din. Yung bunso, abogada, lawyer. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Si Major Michael Malyari, mga kaibigan, ang squadron commander at isa sa mga Office of the Year na bigyan ng recognition para dito sa 69th anniversary ng Philippine Air Force. At with that, mga kaibigan, ito po muna si George Bandola para sa special coverage nito ng inyong telebisyon ng bayan. Maraming salamat po. Magandang hapon.